At sa iba pang tampok na balita ngayong gabi, guilty ang hatol na Makati City Regional Trial Court Branch 150 kay Janet Lim Napoles sa kasong Serious Illegal Detention. At upo ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating correspondent na si Joyce Balancio. Joyce, kumbaga strike one na ito kay Janet Lim Napoles. Tama ka dyan, Lakay. Alam naman natin na maraming kinakaharap na kaso ngayon si ang tinaguri ang PDAF scam queen na si Janet Lim Napoles. At kanina nga, habang buhay na pagkakakulong ang sentensya sa kanya na Makati City Regional Trial Court Branch 150 sa kanyang kasong Serious Illegal Detention kay PDAF witness Ben Hurloy sa loob ng 3 buwan. Lakay, pinagbabayad din ng korte itong si Napoles ng 100,000 piso para sa hiwalay na civil at moral damages kay Ben Hurloy. Inilagay naman ng korte sa archive yung kaso ng kanyang kapatid at kapwa-akusado na si Reynald Jojo Lim. Ito ay kasama niya dyan sa Serious Illegal Detention case. Ngunit sa ngayon ay at large pa at nagtatago pa kasi sa batas itong kanyang kapatid. Sa desisyon ng Makati RTC Branch 150, Lakay, sinabi nitong napatunayan ang alegasyon na persahang ikinulong ni Napoles at ni Lim itong si Luy mula December 2012 hanggang March 2013. At dahil nga dito ay nawalan ng kalayaan itong si Ben Hurloy sa mga nasabing panahon na iyon. Bagaman na ipakita nila Napoles sa mga sinumite nilang litrato at CCTV footage sa korte na nakakalabas nga itong si Ben Hurloy, sabi nila 3 beses daw yan. Ngunit sabi ni Ben Hurloy sa kanyang affidavit ay gwardyado naman daw siya ng kapatid ni Napoles na si Jojo Lim. Napatunayan din sa mga testimonya ng mga witness no, na nagkaroon ng sabwatan itong mga akusado upang isagawa yung krimen. At gayunman, hindi na kinagulat ni Janet Lim Napoles ang naging hatol sa kanya ng korte. Pakinggan natin yung pahayag ng kanyang abogado na si Attorney Bruce Rivera kung bakit. Maybe she also expected it because of the political backlash and the pressure exerted on people. So siguro naintindihan niya siguro kung ano yung ano, but of course she doesn't agree kasi alam naman niya hindi totoo yung nangyaring ganun. Samantala, Lakay, handa naman iakyat ng kampo ni Napoles ang usapin sa mas mataas na hukuman. Pakinggan natin ulit yung pahayag ng kanyang abogado. Meron kasi appreciation, people appreciate facts differently. So syempre, kung para sa amin hindi angkop sa appreciation namin, then we will file the appeal. Maybe the higher court or the court of appeals or the Supreme Court will appreciate it better. Samantala, Lakay, ikinatuwa naman ng kampo ni PDAF witness Ben Hurloy ang naging desisyon ng korte. Ito, pakinggan natin ang pahayag naman ng abogado ni Ben Hurloy na si Attorney Raji Mendoza. Tayo, ang prosecution, ang pamilya, lalo na si Benhur, nagpapasalamat po siya sa publiko na sumuporta sa kanya. Lakay, kasalukuyan nakadetain nga si Janet Lim Napoles sa Bureau of Jail Management and Penology sa Camp Pagondiwa at sa Tagigyan. At sa ngayon ay wala pang commitment order na nilalabas ang Makati RTC Branch 150 kung sakaling gusto na lang ikulong si Janet Lim Napoles sa ibang jail facility. Bukang samantalang binabasa yung order ng korte, wala ba nakatutok na camera kay Janet Lim Napoles? Unfortunately, Lakay, kanina, yung posisyon namin sa court, andito si judge, nakaharap sa kanya si Janet Napoles, and all the cameras are behind her. Ayun. So wala kaming kuha ng kanyang reaksyon, at wala kaming kuha ng kanyang... Kahit nung palabas na si Napoles? Sinubukan namin siyang kuha na ng pahayag, ngunit napaka-strict ng kanyang security from the BGMP at hindi kami nakakuha mismo ng kanyang statement. O doon natanong natin yung abogado niya na si Attorney Bruce Rivera, at sabi nga niya, dahil court decision kasi ito, medyo nahihirapan si Madam Napoles na intindihin yung binabasa sa kanya ng korte kanina, and it took a while. After nilang, after siya basahan itong hatol ng korte, ay tinanong muna niya sa kanyang abogado kung anong ibig sabihin ng reclusion perpetua. Ano ibig sabihin ng mga binasa sa kanya? Kaya't yun sa ibang mga reporters na nakakita na reaksyon ni Janet Lim Napoles, ay wala sila masyado nakitang gulat or naiyak ito. Later on na lang siguro nung nagkaroon na sila ng private time ng kanyang abogado para mapag-usapan ito. Parang poker face. No? Yes. Pero kung ikaw ang mag-analyze, parang dahil sa, kumbaga naka-strike one na si Napoles, baka wala nang gaano dating ang iba pang mga resulta ng kasong kanyang kinakaharap. Ito nga sabi ni PDAF witness sa Ben Hurloy, no, dahil masaya siya dahil unti-unti na lumalabas yung katotohanan dito sa PDAF scam. Now, this is just one of the cases na kinakaharap ni Janet Napoles. Alalahanin natin, meron pa siyang 8
PDAF cases, plunder and graft cases. Kung itong kaso niya na to, ang hatol sa kanya ay pagkakakulong, paano pa yung iba niyang kaso? Kumbaga parang it would appear at least na parang it's kumbaga talo na rin para kay Napoles. Whether ano yung maging desisyon sa mga ibang kaso niya, dahil dito nga sa isang kaso pa lang niya ito ay pagkakakulong for a lifetime. Antabayan pa natin kung ano yung gagawin ng kanyang kampo dahil sabi naman nila ay aapela pa sila at maaaring may slight possibility pa na ma-reverse ang desisyon ng korte. Maraming salamat, Joyce Balancio, sa kabuuan ng ulat na yan.